children, family relations, and gender equality. Yung unang hearing niya, ang i-recall ko, ang nangyari, ang testigo na pinresenta ni Senator Risa Ontiveros ay yung si alias Nina, pangalawa si alias Sofia, pangatlo yung si alias Amanda, tapos yung isa yung lalaki na ginawang alipin. So, apat lang yung nagiging kwendo, naging testigo na matindi. Tapos, ang kasunod, bago mag-hearing noon, ay pinadalhan niya rin ng Sampina, nagkaroon pa ng issue. Yung Sampina ay hindi pa pinirmahan ni Mig Zubiri. So ano ba kaya bilang isang primus inter pares? Pag sinabi natin kasi kasama na primus inter pares, siya yung pinaka-prime of all the what I call as equal rank persons. So equal sila, mga senador sila lahat, pero dahil binoto siya na Senate President at siya yung mag-approve ng Sampina, ay hindi niya pinirmahan sa loob ng dalawang linggo. At nagpaliwanag siya nung dinubog siya ng mga netizens, nagpaliwanag siya na nasa bukid nun siya noon kasi taga-bukid nun siya, at pipirmahan daw niya pagbalik sa kanya, nakaligtaan daw niya. Well, whether it is true or not, I suspect. Kasi ang suspect sa ko doon is binabanatan ko rin sa noon na sinadya mo yan na hindi papipirmahin para mabibigyan mo ng time ito si Kibuloy para kung ano, makasibat ba o ano. So anyway, after that, ang nangyari, nagkaroon ng Sampina na nasampina na served niya Sampina kay Kibuloy. Everybody was hoping that Kibuloy would appear sa hearing sa Petsa 5 ng Marso, yung nakaraan lang. But then, what happened is, hindi pa rin siya nag-appear. Nag-appear ang kanyang abogado na si Attorney Balayan na nagsabi, nagdala pa ng letter. At ang kinakatwiran ay hindi na siya makadalo. And he treat that as a violation of his constitutional rights. Pag-usapan natin mamaya kung ano yun. And then, on the sidelines, hindi pa nangyari yun. Narinig naman natin, nakita naman natin si Ruben, si Attorney Ruben Padilla, at saka si Attorney Francis Tolentino, nag-abogado para kay Kibuloy na dapat daw hindi na ipapadala. Kasi ang according to them, they did not believe, until now, they do not believe in the, sa mga testigo na nagsalita laban kay Kibuloy. So yung hindi sa akin issue, kung maniwala o hindi, kasi tao na magdesisyon kung totoo o hindi ang mga sinabi ng mga testigo. So ngayon, pag sinabi natin hindi totoo, actually, pwede sana magiging ground yun sa batas nila, sa procedure nila, na hindi pwedeng pilitin si Kibuloy. Kung hindi naman talaga, kung klaro na wala naman talaga katuturan yung pag-hearing. Pero ito, nakikita ng tao, ang isa sa mga doktrina sa batas ng ebidensya ay ganito. Kung sino man mga babae na lumabas na magreklamo na sila ay ginahasa, ang ibig sabihin po niyan ay ang babaeng yan ay nilagay niya ang sarili niya sa kahiyan. Hiya sa sarili, dulot na hiya sa kanyang pamilya, kanyang mga kapatid, kanyang magmamagulang, at kanyang mga kamag-anak. So ibig sabihin, imagine the difficulty, the struggle, the mountain that must be climbed para lamang sila makapagsalita. In other words, sa batas ng ebidensya, ang basta ang babae na magsalita, basta wala lang ebidensya na siya dating prostitute and spoke as talking about rape, ay talagang pinapalagay ng batas ng ebidensya na nagsasabi ng totoo. Dahil ang pagsasabi niyan ay walang babaeng ibang makagawa niyan kahit bigyan mo pa ng 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon para hiyain lang ang buong pamilya. Next is, pag ganun sa sitwasyon sa batas ng ebidensya, kung may ibang motibo man, ang motibo ng mga babae na ganun, lalo na mga bata, ay naghahabol ng katarungan. Yan lamang po ang aming observation. So, given this set of facts, may mga nakakalungkot, may mga senador na sabi, hindi kami niwala dyan. So ano ba sila? Isa dyan siya nagsasabi na hindi naniniwala si Ginoong Bato de la Rosa, na kung maririnig mo sa ibang mga kanyang mga hearing niya sa mga about the
about police public order and safety hearings involving police matters, lagi siya nagmamaybang sa mga police na kaharap niya. Ay pare, investigador din ako dati ah. Alam mo, pag investigador ka sa police, the one of the simplest things that you know what to do is kung may lalapit sa iyo na babae na ni-rape, magreklamo sa iyo. Ikaw, pag mag-imbestiga ka ngayon, interviewin mo yung babae, wala, tanda, alam na mga police yan, sa kanila, siyempre may rules of evidence din na pinag-aralan ng mga police kasi ini-implement nila tinatawag na criminal laws. So kung may criminal laws para ma-implement, kung manghuli ka, dapat may ebidensya ka. Kasi gamitin mong ebidensya para patunayan mong lahat ng hinuli mo ay guilty. So in that sense, alam na ni Bato na yung mga babae na nasasalita ay pinapalagay na nagsasabi ng totoo. So with that, ibig sabihin, kung ako naman tanongin nyo, ay walang katwiran para harangan ang investigasyon ng Senado for the purpose of legislation. Ano ibig sabihin ng in aid of legislation? Ang ibig sabihin yan ay para makakuha pa ng informasyon ang mababatas na magagamit na para palakasin pa yung batas. O para klaro, ano ba yung batas na pwede pa gagawin sa kasong ito? Ano meron tayong batas? Rape, meron tayong rape. Rape ng minors, meron tayong rape ng minors. Pinalakas yan, tandaan natin na si Risa ang author nang pinataas niya sa 16 ng age of consent. Ibig sabihin ng age of consent, dati sa lumang revised penal code, ang age of consent ay 12 years old. So ang ibig sabihin, kapag na-rape ang babae below 12 years old, hindi na pinag-usapan kung ang babae mismo ang gusto na magpa-rape. Ang tawag dyan, statutory rape. Automatic rape yan. Hindi na tinatanong sa korte kung pumayag ang babae o hindi. O ang babae mismo ang nagpa-rape. Pero sa ngayon, oh, nainangkat na sa 16, ibig sabihin, kung below 16, hindi rape pa rin yan kahit babae pa ang naghamon. So ang okay, mga testigo dito ay mga babae, mga bata pa, mga minor pa sila. So given that situation, may katwiran ba yung mga senador na to na magsabi hindi sila maniniwala at ang basehan nila hindi sila naniniwala? Yung iba may nagsasabi na hindi sila magsusuporta sapagkat ay kaibigan nila at very nice, mabait. So yan po ang ating presentasyon sa ngayon at ang aming topic sa ngayon ay himay-himayin namin ang bawat senador. Titingnan natin kung saan silang panig. So, given that fact, so may tinatawag na ladies first. So, hinihingi ko yung binibigay natin may mesa ka dyan? Binibigay natin ang mesa. Give the table to Aling Marie. Siya muna magsalita para okay, mabuhay ang ating ang ating diskusyon. Aling Marie, pasok! Pasok. Greetings. O walang mic. Nakamute. Nakamute ka, Aling Marie. Good evening po sa inyong lahat. Okay. Good evening, PMPJR brothers. Magandang gabi sa inyong lahat. Namiss ko kayo. Pati na ang mga viewers, no? Malat po ako. Sinipon at inubo ako kaya hindi ako nakaka-live ng ilang gabi. Then, ano po yung gusto nyong itanong sa akin regarding dito sa ating topic, ang mga senador na kontra at pabor kay Kibuloy? Yung dalawa kasi sinagot ko na yan eh. Si, tawag dito, si Villar at saka si si Amy, no? Si Villar, sinabi ko sa kanya, wala tayong pakialam sa pagiging magkaibigan nila, no? Ni Kibuloy. Huwag nila idamay ang pananagutan ni Kibuloy sa mga biktima niya sa kanilang pagiging magkaibigan, no? Kaya kung mabait man si Kibuloy, Kibilyar, wala tayong pakialam doon. Ang pakialam natin dito, yung isinisigaw na hustisya ng mga biktima. Pagdating naman dito kay Amy Marcos, sabi niya, hearsay-hearsay lang daw yan, usap-usapan lang, no? May usap-usapan ba na ang involved ay karangalan? Pagkababae? No? Babae kaya ako. Pagkababae, karangalan, dignidad, lahat reputasyon ng isang Pilipina.
ang sinira ni Kibuloy. Pwede ba bang gawing usap-usapan lang yan? Yan ang mga katwiran ng mga bugok na senador na dapat sila nag-i-encourage kay Kibuloy na harapin ang kaso niya sa Senado at patunayan kung siya'y talagang walang kasalanan, harapin niya at sabihin niya ang panig niya para marinig nating lahat, no? Ito namang si Senator JV, salamat naman at medyo nagkaroon yata ng misunderstanding yung pagkakapirma kaya binawi, no? So thank you Mr. Senator JV Hercito, salamat. Pero ito si Bongo na hindi na nagsalita tungkol sa kanyang pagkakapirma dito sa kalokohan ni Robin Padilla, eh nagpapatunay lang yan na talagang sup-sup-buto yan yan, no? Sup-sup-buto talaga sila kaya, no? Kay dyan, sa lintek na si Kibuloy. Kaya masasabi ko dyan sa mga senador na yan, yung apat na senador na yon, kayo ang mga walang kwentang senador sapagkat alam nyo dapat kayo ang nagpapakita ng interes na alamin sa kaibigan ninyo ang katotohanan. Kaya dapat kayong nag-i-encourage kay Kibuloy na harapin niyan. Linisin ng inyong kaibigan ang pangalan niya nang sa gayon, di naman kayo masisi kung kayo'y maging kaibigan niya. At kung kinukonsinti niyo ang katarantaduhan ni Kibuloy, wala kayong kwentang mga senador. Yun, mga kapatid, ang aking sagot dyan. Salamat. Okay, pwede bang malaman na Aling Marie kung sino yung tinutukoy mo na na senador na kontra sa pagpapatawag kay Kibuloy? Si Robin Padilla, di ba? Kasi Robin Padilla, hindi na kailangan niyan sauluhin ng animal na yan eh. Yan ang pasimuno sa pagkontra, sa paghuli o sa pagpapa-attend sa hearing kay Kibuloy. Eh, balasubas ng tunay na pagkatao, balasubas pa rin sa Senado. Puro balasubas din ang bumoto dyan. Kaya nagkaganyan yan. Eh, akalain nyo namang yung ganyang klase ng tao inuupo sa Senado, wala namang naintindihan. Hindi nga naintindihan ang mga batas eh. Wala. Talagang promotor dyan yan si Robin Padilla. Yan ang dapat pinupukpok. Pero sa totoo lang, nauna namang maging kaibigan niya ni Kibuloy yan si Nabonggo eh, si Duterte eh, di ba? So talagang ano na lang yan, kumbaga gaya-gaya po tumaya. Walang originality yan si Robin Padilla. Kung kaya't yan ay kumapit na din dyan sa mga bulok na politikong yan. At ayan, inamin niya ngayon ang lahat ng kanyang katarantaduhan. Inamin niya ngayon ang kanyang kabulukan at kamangmangan. O, di ba? O ano, may mapapala pa kaya sila sa taong bayan? Nakakahiya na! Nakakahiya na ang Senado! Sinira nila reputasyon! Sinira nila ang imahe ng Senado! Yun ang masasabi ko dyan, attorney. Thank you po. Ngayon, laging sinasabi ang Senado ay ang konsensya ng bayan. At nakita mo, sinasabi mo si Robin Padilla ay isa sa binabanggit mo. O, sang-ayon din ako dyan na sila na kumukontra sa arrest warrant na ipinasa ni nilabas ni Risa Contiveros ay si Robin Padilla talaga ang pinapromotor dyan. So, yes. So ngayon, ano bang mga dahilan ni Robin Padilla? Sige, maaaring pagbigyan natin kahit bubo siya, wala siya pinag-aralan. Ano bang mga dahilan na binigay niya na pwede natin sabihin, halimbawa, na okay ba para sabihin na tutulan niya yung investigation pagpatawag kay Kibuloy? Kung may nakita ka, ano po yan, Aling Mare? Kay Robin Padilla? Apo, opo. Nakikita naman natin kung anong kinasasamba ni Robin Padilla kay ano eh, kay Kibuloy eh. O bang klase samba? So ano ibig sabihin ng pagsamba? Sumambay siya dyan kay Kibuloy kasi isa yan sa nag-upo sa kanya, yung kulto ni Kibuloy. Ah, isa okay. Yan sa nag-upo sa kanya eh. Ang dami-daming nalinlang ni Kibuloy para ipaboto yan si Robin Padilla. Lahat naman po yan, nag-ugat yan sa utang na loob na sila ay iniupo. Naggamitan sila eh.
ginamit ng mga politikong yan ang kulto ni Kibloy. Siyempre, kung maiuupo ni Kibloy ang mga kawatan na yan, pero siyang ganansya dyan. Malaki rin na makukuha niya para sa kunyari ay sa kanyang simbahan at tatanawing utang na lupi. Hindi talaga nila bibitiwan niya si Kibloy kasi worldwide ang kanyang panlilinlang sa taong bayan. Eh, sa Canada nga, kakanta lang yung mga Judas na yan ng papuri sa Diyos eh. Dollar-dollar ang donasyon eh. Eh, ang galing nila, no? Yumaman si Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang tao. Naiupo ang mga senador na yan dahil sa kanyang tao. Sino nga ba naman ang kakalaban sa Judas na yan? Eh, gaya ni Villar. Diba, yumaman si Villar sa pagiging politiko, pag-upo sa gobyerno. Hinawakan siya ni Kibuloy. Walang ipinagkaiba yan sa ibang relihiyon na ipinambibiding ang kanilang relihiyon para lang sila'y magkamal ng mga ninanakaw mula sa gobyerno na pera ng tao. Yan. No? Okay. Yun yung masasabi ko dyan, attorney. Kaya yan si Robin Padilla, kapito ko kay Kibuloy, kapito ko kay Duterte. Pareho niyang amo yan eh. Yan ang naglukluk sa kanya dyan eh. Natural lang po yun. Na talagang himod sa puwet yan kay Kibuloy at kay Duterte. Yan ang masasabi ko dyan kay Robin Padilla. Okay, so maliban kay Robin Padilla, okay, may makita ka pa, si tingnan natin ang boses ni Search Adventures. Ano pa, anong masabi mo kung saan dito, sino bang sa tingin mo pinakamatinding senador na kumukontra o pumapabor kay Kibuloy? Wise up, Adventures, wise up. So magandang gabi sa lahat. Pasensya na hindi tayo makalive sa Facebook, sa YouTube lang na live natin to. Bali, para sa akin ang pinakapangit na kumakampi ngayon at na hindi nila makailangan kumampi ay si Aimee. Kasi kung tutusin... si Aimee Marcos. Kasi kung tutusin, bakit niya pa kailangan ingud-ngud yung sarili niya sa kilikili na nila Kibuloy, nila Duterte? Gayong hawak na nila yung pwesto. Hawak na nung kapatid niya yung pwesto. Di ba, anong sense? Bakit kailangan niya pang dumikit doon? Bakit kung suicide mission man siya o kung poste siya doon, hindi niya na kailangan postehan yan dahil hawak na nila nga yung pwesto. At ang binasbasan lang ni Kibuloy ay si Jinggoy at si Sara. Hindi niya naman talaga binasbasan na yung nagpunta si BBM sa Davao para basbasan ni Kibuloy. Hindi binasbasan. Siguro kaya din hinayari ni BBM to dahil hindi naman talaga siya binasbasan. Binasbasan sa salita dahil kakampi. Pero yung hinawakan niyo, no, hindi naman natin nakita noong eleksyon na hinawakan yung ulo niya. Neto nila Kibuloy. Kaya para sa akin, maling-mali yung diskarte ni Aimee. At para sa akin, kahulugan lang to na mas greed si Aimee sa pwesto na lahat gagawin niya, lulunukin niya lahat, masigurado niya lang na siya ang magbibisi kay ano, 'di ba, ang plano nila Sara Aimee naman next election. So feeling ko talagang pinaninindigan niya na gusto niyang ano, siyang maging vice president. Pero bakit niya pa kailangan gawin 'yon kung presidente na 'yung kapatid niya? 'Yun 'yung pinaka ano ko diyan, si Aimee ang pinaka sinisisi ko at talagang nawala lahat ng respeto ko kay Aimee. Okay. Si ano naman, kunin natin ang mga sa analysis naman ni Sir Ago from the perspective of Filipinos in the Americas. Okay. Maraming salamat, Sir Toto, no, Roy, Aling Marie, and Zor. Kami po sa labas ng bansa, nagpahayag na kami, no, nag-send na kami ng letter. At thank you very much kay sa Diaspora Canada, si Trini, nag-send na rin. Mga kaibigan, maliit lang to, babasahin ko lang para alam nyo, mga kaibigan, 10 taon ako sa US Congress. Pag hindi mo tinatawagan or hindi mo sinusulatan yung senador, wala ka, hindi ka naririnig. Kaya po nakikinig rito, unless nagrarally kayo sa Manila o naglalabi kayo sa mismong Senado, dapat po kumilos tayo. Otherwise po, puro tayo chat-chat dito, no? Kailangan po marinig ang boses natin. Pinadala ko na po sa mga chatroom at sa Nomad at sa kapihan yung actual letter. Pero babasahin ko lang po, no? Address kay, specifically kay ano to, kay Ejercito, kay Villar, Binay, Pias, Cayetano, Grace po, at kay Tulfo. Sabi rito,
Pastor Kibiloy is accused of sex and human trafficking among other serious human rights violations during the Senate hearing led by Senator Risa Ontiveros. He failed to attend several times, once, twice, thrice, no? Despite a subpoena issued to him. Sabi nga ni Aling Marie, no? He has insulted the rule of law and the honor and prestige of the Philippine Senate that is mandated to conduct hearings in aid of legislation. I request that you support the contempt order by Senator Ontiveros. Women, children, and all victims deserve to see the perpetrator of injustice be questioned in public, leading to trial in court. I request that you protect the honor and mandate of the Philippine Senate. You have a chance to render justice. Otherwise, you become complicit to the crimes of Kibuloy. Sincerely, pangalan nyo po, syudad, pirmahan nyo po at ipadala nyo po sa mga senador. Ha? Mga kaibigan, kung papasisimplihin ko lang po, lahat ng senador na yan salbahe, puwera lang po si Senator Ontiveros. Ano po ngayon? Araw ng kababaihan, buwan ng kababaihan. Kung titingnan nyo po, nakakaawa yung itsura ni Ontiveros dyan, no? Nag-iisa lang siya. Tingnan nyo po, isipin nyo po yung tiyaga niya na kinakausap niya yung mga salbahing yan. Ang hirap po, di ba? So the only way po na susuportahan natin yung babaeng leader natin, eh dapat po mag-email tayo, magtawag tayo, o yung ginagawa ng bunyog ng ibang party list, naglalabi mismo sa loob ng Senado. Malaga po yun. Ha? So pupuntahan ko po yun. Unang punto yun. Ikalawang punto po. Sige. Si Robin Padilla. Ito na yung sinasabi ni Sir Toto, no? Nakinig po kayo ng press conference ni Padilla. Dalawang bagay po ang nirace niya. Una, yung utang na loob. Eh, yan po tayo nalilintikan sa utang na loob yan eh. Ha? Diyan po kami galit na galit. Ito pong si President Biden, kasama na namin yan sa political party ha. Magkakasanggaan na kami yan. Pero dahil sa pinagagawa niya sa ekonomiya, pinagagawa niya sa Middle East, pinagagawa niya sa Ukraine, dinimanda namin yan sa federal court. Umalis ka na. Bumabagsak na yung ekonomiya. Nagbigay ka pa ng 105 billion. May problema sa immigration, may problema sa pabahay, tapos puro tayo gera. Ang anong punto ko po? Wala po kaming utang na loob. Ha? Wala po kaming utang. Kayo rin po dapat, wala kayong utang na loob kahit kanino. Si Robin Padilla po, walang utang na loob kay Kibuloy. Ha? Yung utang na loob na po yan, alisin na natin yan sa puso natin sa Pilipino dahil nalilintikan tayo dyan eh. Ang senador po, kung may utang na loob siya sa tao, sa mga mahihirap, sa mga kababaihan. Yun po ang utang na loob. Wala pong utang na loob. Siguro utang na labas. Kayo, may utang kayo sa aming mga OFW eh. Dahil naghirap kami dyan, kaya umalis kami. O, di utang na labas yun. Ha? Ikalawa po, sinasabi ni Padilla na itong si Kibuloy lumaban sa NPA. Unang-una po, ang tatay ko sundalo. Ha? Hindi po ito yung tipong lalaban. Ni yung bata nga sa kanto, hindi ito pwede makipagsuntukan eh. So hindi po totoo yun. Ha? Ikalawa po, ha? Yung pinagmamalaki ni Padilla, red tagging. Masama po yun. Tulad po kami rito nila, ano, nila Roy, nila Sir, ni Aling Marie, nila Sir Toto. Dahil nagpapahayag kami ng katotohanan, ire-red tag nyo kami. Oh, kayo pong nanonood dito, nasa listahan po kayo. Ha? Dahil nagsasabi kami ng katotohanan, pwede pa kayo red tag. Oh, ang punto ko po, ang red tagging po, masama yan. Sabi ni Robin Padilla, demokrasya. Pag demokrasya po, lahat ng ideya, lahat ng suggestions, kahit tumatanggi ka, tatanggapin mo. Yun po ang demokrasya. The moment na nag-red tag ka po, hindi ka lang humusga. Hindi ka lang humusga. Ginagawa mo pa, nag-a-attempt ka ng political assassination. So mali po yun, ilegal po yan. Dapat ipagbawal natin. Dapat po si Padilla tanggalin natin. Dapat po lahat sa tutula, tanggalin na natin yan eh. Dumadal lang ako sa due process. So magalang ako nag-i-email sa inyo, no? Pero again, ibabalik ko po uli. International Women's Day. Kahapon po, no? So kung gusto po natin suportahan ang kababaihan, gusto natin suportahan si Ontiveros po, tumawag tayo, mag-rally o mag-email po. Okay, yun lang po mga kaibigan. Saludo po. Maraming salamat. Kumbaga, ibig sabihin, ipapalaw ko lang kunti, ang nanay nyo, walang nanay na lalaki, babae. So kung mahal yung nanay nyo, ay suportahan natin ang buwan ng kababaihan. At the only way
para masuportahan natin kababaihan, pag may makita tayong bababae na hinahalay, ay dapat dinidepensahan natin. So ngayon lang, naisip ko naman yun. Tama. Ang, ano, naisip ko naman kukunin yung, ano, yung mula sa, ano, mula sa talino ng ating kasama na isa sa tatlong ulo, si Roy Japan Tours. Alright, so andito na ako. No? Okay, so andito tayo, nagbabalik tayo. No? Kasama natin yung ating mga puging at saka magagandang kasama dito. Anyway, ito lang, ano? Ito lang masasabi ko dyan. Ano? So ngayon lang kasi nangyari yan. Eh, ha? Wala akong nakita na isang institusyon o katulad ng Senado na ang involved o yung mga biktima eh, babae eh tipong kumakampi pa doon sa ano ha sa gumawa ng krimen ano. So ibig sabihin din na downgrade nila yan, makaka-apekto yan sa ano sa isip ng mga tao. Yan sabi ng dili naniniwala sa sinasabi ng mga biktima. So ibig sabihin yan makaka-apekto yan sa paniniwala ng mga taong bumoto sa kanila. Siyempre. Kaya nga sila binoto dahil naniniwala sa kanya. So, yung mga taong yon, maapektuhan nila yon, mapapaniwala nila dun sa mali. Okay, so katulad ng ginagawa ni Kibuloy, napapaniwala niya yung tao sa mga mali. So, hindi natin alam yung nasa likod nito, pero ang tingin ko rito, eh gumagalaw dito, eh malaking pera, mga kaibigan. Hindi man kikilos yung mga taong yan, hindi na ilalagay yung kanilang reputasyon para ipagtanggol si Kibuloy nang walang kapalit. You know? May mga kapalit yan eh. So malalaman natin yan later on. Pero ito, pinapakita na talagang ang ating Senado eh nahahati talaga. Actually, sa totoo lang, yung apat, lima na sinasabi, mas marami pa yan dyan eh. Nakikiramdam lang. Katulad nung anak ni Villar, alam nga namang kumontra yung anak, sa nanay. Definitely, sinusubukan lang nila. They test. Ha? Sinusubukan lang yung tubig kung okay. Kasi kapag okay, sasaw-saw lahat yan. Kapag hindi, baka mapaso sila eh. So, sinusubukan lang yan. Anyway, ito masasabi ko lang. Sabihin ang dumi-dumi. Ha? Noong ating mga binoto, ako, yung mga binoto ko maayos eh. Pero yung mga binoto, nung iba dyan, kita nyo yung mga binoto nyo. So, nagpapatunay na susunod eleksyon, huwag na kayong boboto kasi wala silang pakialam sa inyo. Ang pakialam nila yung sarili ng interest, mga kaibigan. Yan lang po, Atty. Toto. All right. Ito, iklaklaro ko lang, no? Ang mga antay ng mga senator, antay sa investigation, antay sa pag-aristo kay Mr. Kibuloy ay apat. Dapat originally lima. Si G.V. Ercito, si Ruben Padilla, si Ivy Marcos, si Cynthia Villar, at saka si Bongo. Ngayon, nabawasan, nahimasmasan, o nahiya. Kung ako tanongin nyo, nahiya ito si G.V. Ercito. Kaya binawi niya kagad ang kanyang pirma. So nang binawi, nagiging apat. Pero hanggang sa ngayon, apat ay hindi nadagdagan, hindi naman nababawasan. So kung ako, gusto ko lang makikita ng ating mga tagapakinig sa bawat channel natin at bawat pages natin, ay makikita ninyo dito yung mga tinuturing na mga nananalong senador. May katwiran pa ba sila na matitira dyan o mananatili sa kanilang pwesto? Tingnan mo naman, kahit sino siguro tanungin natin na hindi matindi ang pabor na may utang o utang na loob na yung nakakasira sa bayan, kay Kibuloy ay hindi talaga kakampi. Maniniwala talaga na totoo ang lahat ng panghalay ng pagkwento. Sinasabi ko na yan, kahit si Bato, paikutin natin yan. Pasalamat na nga tayo kasi si Bato hindi siya kasabi ng committee on women, children, family relation and gender equality. Kasi kung kasabi pa siya, nadagdagan yun. At pasalamat din tayo na hindi rin kasabi yung iba kagaya niyan kay Tolentino. Kasi kung si Tolentino kasapi, sigurado bumuto yan
pabor kay Kibuloy kahit na abogado siya, kahit dahil meron siya pong programa na libreng programa sa SMNI na kung saan ay siyempre papasikat siya, tatakbo siyang senador sa 2025. At ito lang po ma-assure ko, siyempre ako deklarado naman ako tatakbo. Lahat sila magtatakbo dyan na makaharap ko si Tolentino, si Bato, tsaka si Bongo. Yung tatlo yan, pahirapan ko sa debate yan. Yan lang aking may gaganti para sa ating mamamayan. Paggagantihan na pagigantihan natin yung mga ating mga hinahabol na katarungan na binabasura nila. Ang nakakasar dyan, yung sasabihin pa ni Binyar at saka ni Ivy na mabait. Sige nga, paano mo sabihin mabait? Saan na punto mabait, naging mabait? Si Binyar naman, ay sinabi niya mabait sa pamilya Binyar. Iyan bang binuto na? Sino bang bumuto sa kanila? Si Kibuloy lang ba? O mga Pilipino? So, ganun po ang ating mga sitwasyon dyan. Si Toto, idagdag ko lang ha. Kaya po sa mga nakikinig po, kailangan mag-isip-isip rin tayo. Kami rin po, included yung mga OFW. Ito pong si Bilyar at si Padilla, ito yung top-notcher. Nung 2019 na eleksyon, ibig sabihin, idagdag mo yung boto ni Bilyar at ni Padilla, mga 50 milyan. Ha? 50 milyan. Ito po, nagsasuffer tayo. Kaya ganun po kahalaga yung boto. Ha? Sa ibang bansa po, kaya maganda po na-expose tayo sa ibang bansa eh. Sa ibang bansa po, katulad si Biden, nag-state of the nation, ang pinag-uusapan po natin dito, ekonomiya, immigration, yung mga inventions, AI. Tapos sa Pilipinas, ang pinag-uusapan natin, yung manyakis na pastor. Ano ba naman to, di ba? Ibig sabihin po, yung level ng discussion natin is indicative rin po ng pag-unlad natin. Katulad po doon si Kibuloy, ito yung nagbibigay ng armas kay Sara. Nagbibigay ng armas kay Duterte. Tapos yung PNP ngayon, gustong magbigay ng mga semi-automatic weapons sa sibilyan. Ano ibig sabihin po noon? Pagdating ng eleksyon, ito mga trapong ito, katulad ni Padilla, ni Duterte, ni Kibuloy, aarmasan nila yung private army nila. O tayo po, pipila tayo sa presinto. Ano pong pakiramdam nyo na yung nag-aabang sa likod ay may semi-automatic? Ha? So, lumalala po mga kaibigan eh. At ang simula po nito, binoto natin yung mga gunggong na salbahing ito. Tapos yung batas pa nila, tulad ng pagbibigay ng armas, lalo nagpapatibay sa mga trapo. Ha? Kaya mga kaibigan, unang sinasabi ko, labanan natin. Suportahan po natin yung tamang kandidato. Mag-rally po tayo, mag-lobby tayo, mag-email tayo. Huwag natin bibigyan ng puwang na yung mga senador po ito, diktahan yung buhay natin. Otherwise po, wala na tayong bukas o magandang umaga pong hahantungan. Pero the only saving grace po natin, ha? May babae po tayong leader, ha? Na matyaga, matalino, very patient, at naninindigan po sa katotohanan. Yun po ang liwanag natin. Suportahan po natin yung tulad ni Risa Ontiveros. Okay. Actually, hindi lang itong gusto ko lang dudugtong. Actually, hindi lang yung apat ang issue natin. Si Bato na hindi siya kasapi. Alam mo, asar na asar ako yung sasabihin niya, ang taas-taas ng respeto niya kay Kibuloy. Pagkatapos, hindi daw siya maniniwala sa lahat ng kwento. Tapos, magaling pa daw siya na investigador sa lahat ng hearing na siya ang chairman. Minumura niya mga kapwa niya pulis. At investigador daw siya, huwag daw siya lukuhin kasi alam na this. Pero sa dito, hindi niya alam yung ginagawa ni Kibuloy. So anong ibig sabihin yan? O kayo bayan, kayo ang humusga kay Bato. Sigurado ako na pag debate namin yan sa 2025 election na magtatabihan ko talaga yan. Pangako ko sa inyo, tatabihan ko yan. At kung makuha ko na mikropono, tatanong ako sa bayan, mga kababayan, alin naging boto nyo? Itong Bato o itong Bato? Ganun lang sabihin ko. At makikita ninyo, siyempre, papangako sa inyo, talagang suplahin ko yun sa kanyang mga ginawa. Sa dito sa ngayon, sa ginawa niya dito sa kanyang termino na siya naging naging senador. So, anyway, ang nagiging aral dapat mabibigay ito sa ating mga kababayan, pwede natin sabihin, sa totoo lang, kung titingnan natin ang TN Trio, hindi naman nanalo yan eh. Si Padilla, hindi naman siya nanalo eh. Ang nanalo kasi proof beyond reasonable doubt nga ang ebidensya na hawak natin na nanggaling lamang sa isang makina ang mga buto nila.
sa makina na may tinatag na numero 192.168.0.2. So iyan na nakakaasar dyan, nang galing na nga sa makina ang buto mo, ang yabang mo pa. So sila, pati si BBM, nang galing din sa makina. Ganong number din, na ganun, isang makina. Si, ganon din si Sara. Sabi sabihin, nakikita nyo ang mga politiko natin ngayon, ang lahat ang yabang. Ang lahat ay kung ano namang sinasabi. Biro mo, mayroon ka pang lakas loob sa kahumiram ng tapang para sabihin na si Kibuloy ay hindi manyak. Ganun na kasimple. So, ngayon, Aling Marie, ano pa may dudugtog mo? Kasi ikaw muna, kumuna kanina, magre-return ball tayo. Okay, Aling Marie, pasok! Aling Marie, unmute yourself, Aling Marie. Hindi ka naririnig. Nagbomora na yun. Ay, hindi lang natin naririnig. Ah, ano, Atty. Toto, dugtungan ko lang sinabi mo tungkol kay Bato, no? Magkikita kayo sa ano eh, di ba? Ang problema to, ang problema si Bato, eh baka wala na, na-aresto na, siyempre. Eh, may warrant officer siya yun, sabay-sabay siya. Sana wag mo na. Baka wala na yan. Doon. Pag nahuli yun, kasama si Robin. Bakit nagkahawa-hawa sila ng kabubuhan, ano? Tama. Eto si Villar, di mo akalain to na ano eh, papanig kay Kibuloy. No? Si si ano, hindi bali na si ano eh, si Robin Padilla, kasi alam natin, since tumakbo yan, talagang ano na yan eh, kapit na yan kay Duterte at kay Kibuloy eh. Pero to si Villar, di natin akalain, akala ko to maka-Diyos eh. No? Yung pala, papanigan niya, kalaban ng Diyos. Talagang tindi, no? Ay, nako. May tanong ako sa ating lahat. Napansin nyo yung apat, lahat yan ay malapit kay Duterte. Yan! Sige! Okay. Himay-himayin natin. Ano ba ang meron sa apat at bakit solido sila kung tumayo para kay Kibuloy, na kahit alam naman nila na ang isinusukan ng mga mamamayan? Kasi lahat ng mamamayan nakarinig, nakapanood kung paano tumistigo, lalo na yung alias Amanda, na sigurado ako totoo, una, si alias Amanda, nung napakilala siya, narekwento siya ng kanyang karanasan na 17 years old pa lang sa hinalay siya ni Kibuloy, ay nagsumagot ka agad si Kibuloy. Ang anong sagot niya na napansin ko? Yan yung mga babaeng yan, puro mga sinungaling yan. Si Blenda Sanchez Portugal, kinasuhan ako niyan sa Office of the City Prosecutor. Diba, basura naman kaso niya. So, siya nagbigay ng pangalan. Ang unang-una, hindi ko kilala kung sino yan. So, kung siya nagbigay ng pangalan, ibig sabihin, Sirks, kilala niya si Blenda, si ano, si alias Amanda. Guilty. Kung kilala niya, ibig sabihin, kung sa English pa, may carnal knowledge. Yun! So kung ganun, tanong ko sa inyo sa isa't isa, tingnan natin, anong opinion ninyo? Unahin ko muna siguro si Sirks. Anong opinion ninyo? Anong meron sa apat na common sa kanila at maliban sa pag lahat sila ay mga dikit kay Duterte? Bakit sila sumupunta kay Kibuloy? Okay, Sirk, pasok! Okay, ako, teka lang, sagutin ko lang itong isa. Sabi kasi, naku, dami nyo na naman binayaran ni Lisang Smug na vlogger. Di kami bayaran. Nandito nga kami sa ibang bansa eh, di ba? At hindi ka, at kami, nung, kung bago ka sa page namin, noon pa lumalaban kami at pinaglalaban namin yung tamang katwiran lang at yung katotohanan. Hindi kami bayaran dito, no? Kung babayaran kami, edi mas matindi pa dyan ang gagawin namin. Balik ako doon sa topic, ha? Okay. Para sa akin, ang pinagtutugma nila, itim ng budhi. Kasi hindi mo naman magagawa to sa kababayan natin na patay mali siya kang sinasabi mo na inosente ang taong alam naman ng lahat, lantaran di lang Amerika, ng mga Pilipino na nanggagasa at hindi iisa ang nagre-reklamo. Ang daming nagre-reklamo, ang daming nag-witness. Kung iisa lang yan, pwede kong pakinggan si Cynthia Villar na, ay hindi, mabait yan, ha. Wala naman siya ginagawa sa aming masama na iba pagkakakilala namin. Oo, sige. Pwede ko bigyan ng benefit of a doubt eh. Pero ang dami pong nagre-reklamo. Ibig sabihin, may cost na talaga.
buti kung dalawa o tatlo hindi eh. Ang dami po nagre-reklamo. So para sa akin, tugma-tugma sila ng itim ng budi, yung para magpatay malisya ka, nasabihin mo na matino yan kahit alam mo sa sarili mo na gumagawa ng kalukuhan yan. At maari, baka yan ang JPSP natin ng Pilipinas eh. Maaring lahat yan nakinabang sa mga bata, lalaki o babae na pinakasasaan nila yung katawan eh. Diyan sa kingdom nila na hindi ka naman pwede, sabi nga ni Ma'am Arlene Stone, hindi ka pwedeng basta pumasok dyan, hindi ka din pwede lumabas dahil ang taas-taas ng bakod nila dyan. Para sa akin, yun lang muna guys. Para sa akin, itim ng budi ang pinagtutugma-tugma nila, kaya ganyan sila. At ang yung isa pa sabi kanina, duktong ang kolektor, sabi ni Kuis Roy na may pera, para sa akin, nagtataray din siya. Yung maalam nyo naman, yung mga senador natin, paanuhan ng pera yan eh. Kaya yung iba hindi lumalabas, baka kulang yung ino-offer na pera nila Duterte o nila Kibuloy. Maganda ding way to para magatasan natin, simutin lahat ng pera ng mga yan. Eh hindi din sila makapaglabas dahil naka-frozen din yung mga account nila sa Amerika. Kaya ayun lang, yung kung sino lang yung dikit talaga, yung apat, sila lang ang talagang kinokontest nila na huwag ikulong si Kibuloy. Yung iba, alam natin, yung bayarang ibang senador, naghihintay ng mas malaking presyo para bumoto sila na huwag ikulong si Kibuloy. Eh, too bad, wala silang madukot na pera ngayon. Yun lang muna. Okay, okay. So bago tayo magpapatuloy, no? Salamat na, Zerts. Bago tayo patuloy, nais ko ibigay muna, iba't itanong may isip, special na tanong na ko kay Roy Japantours. May nagbigay sa akin ng info rito na kalalive lang ata ni Banat Bay, si Byron Cristobal. Cristobal. Kasama niya sa Hokkaido si Kibuloy. Ano mo sabi mo diyan? Taba, sa Hokkaido si Kibuloy. Ah, okay. So, ingay ko lang narinig eh, pero pwede kayo makita. Pwede sa Hokkaido na sila magsama. Hokkaido. Anyway, sa Hokkaido kasi may snow ngayon diyan, 'di ba? Eh sana hindi sila makaahon sa snow. Malubog na sila. Malubog na sa isto. Anyway, siyempre, sabi mo nga, tinatanong mo nga yung common denominator ng mga senador, di ba? Common denominator nila. Tapos itong si Bay, pare-parehas yan Duterte eh. Si Banat Bay, di ba? Pare-parehas yan, si Kibuloy, di ba? So, isang pakete yan sila. So, siguro, ito kasi desperate move to eh. Ah, yung mga ginagawa ng mga isang pakita, desperate move na yan eh. Alam nila yung totoo, pero pikit mata sila. Kasi bakit? Eh, nandun sila sa pakete, nandun sila sa loob. Kumbaga, kailan lunukin nila yung baho na yan, di ba? So, kasi, sisingaw yan eh. Pag singaw niyan, lahat sila apektado eh. So, talagang damage control ang tawag dyan. Damage control. Anyway, so yun ang nakikita natin, damage control kay Kibuloy at damage control yan kay Duterte, kay Digong. Kasi si Kibuloy, marami nalalaman to kay Digong. Kapag sumabit si Kibuloy, sabit si Digong later on. Yan ang totoo dyan. So kaya, yung kanya mga alagad talagang double time para mapigilan, ha? Itong pagsabit ni Kibuloy, mga kaibigan. So yeah, ano naman, Sir Ago, ano naman nakita mo common denominator sa apat na to? Okay, isama mo na si Bato. Sasama ko yan. Tama yan. Magandang tanong yan, Sir Toto. Ha? Ito na naman tayo. Mga kaibigan, ang nangyari po sa atin, ha? Ginang-rape tayo. Gang-rape po. Kasi po, ang kaibigan, ang krimen po naman hindi nangyayari na isang tao lang eh. Truth. Hindi naman po, tulad nung AJK, huwag niyo po sabihin sa akin ang nag-commit lang ng problema si Duterte. Kung wala pong tulad ni Cayetano, ni Gordon, ha? Sa tingin niyo kaya magkakaroon ng AJK, ha? Kung hindi kinulong si Leyla de Lima, magkakaroon ba ng AJK? O pagdating sa Kingdom of Jesus, for all we know, ginagang-rape yan eh. Marami pa yung alala. Hindi ba sinasabi ni Stone, may circle, may inner circle, may outer circle, ha? Ganyan po yung hierarchy nila eh. Patungo sa demonyong head nila na si Kibuloy. Tapos ang ginawa pang administrator ng property ng Kingdom of Jesus, si Duterte. Nakita niyo mga kaibigan? Yung mga salbahing manyakis, nagkakampi-kampi. Ha? O,
unang punto po yan, ha, gang rape po nangyayari ito. Ikalawa po, sinasabi ng iba sa akin, nagko-comment, yung email daw, wala daw Silvian. Ito lang masasabi sa inyo mga kaibigan. Kami po sa Amerika, ako yung nag-submit ng mga testimonya ng mga widows mula po sa Manila. Binigay po sa akin through online, pinadala ko po sa Hague, Office of the Prosecutor. Ano? O ano kayo? Ha? O. Pero Office of the Prosecutor po, alam natin pumasok na sa Pilipinas last December. Anong punto ko po rito? Mga kaibigan, yung simpleng letter, simpleng video, simpleng phone call, kahit hindi pa maganda yung English mo, so long as nakakarating rin sa proper authority, meron pong impact yan. Ha? Sabi ko nga sa inyo, 10 taon po ako nagtrabaho sa US Congress. Ha? Mahalaga po yan. Halimbawa, bukas po rito sa Chinese Consulate, 300 kami, magrarally na naman kami sa Chinese Consulate, sa usapin ng West Philippine Sea. Sasabihin nyo, walang impact. Hindi po yan, hindi po ako naniniwala doon. Lahat po nang pwede nung ibato, yung mga kaso, yung mga rally, yung mga email, ha? Yung mga lobby. Tapos pagpunta rito ni Kibuloy, Roy, kung meron kang Hokkaido, meron kaming Los Angeles. Magkikita kami ni Alila Arlene, nila Sir Art sa Los Angeles sa Nobyembre. Ha? Doon ililitis si Kibuloy. Ayan yung, that is if, kung nasa Pilipinas pa siya by November. Kasi ngayon, pwede na rin naman siya i-extradite, di ba? I-assume na lang natin walang extradition. Pwersado siyang pumunta rito sa lugar namin. Magkikita po kami, magpa-party kami rito. Hindi po dahil isa-celebrate namin siya. Magpa-party kami rito kasi meron kami dahilan para magsama-sama uli. Ha? Mga kaibigan, ito na naman po ako. Ginagangre po tayo ng mga mokong na to. Si Duterte, ha? Si Padilla. Kaya yung mga DDS, kayong lintik kayong mga vlogger kayo, ano ba naman, may konsyensya pa ba kayo? May anak ba kayo? May asawa ba kayo? O sige nga, kung may asawa kayo, mahiya naman kayo. Kung may anak yung babae, mahiya naman kayo. Yung amo nyo na si Duterte, manyakis. O, ganang gagangrip. Tapos yung lalabas kayo sa, ano, haharapin nyo yung asawa nyo? Haharapin nyo yung bata nyong babaeng anak? Eh, what if yung anak nyo o yung asawa nyo i-gangrip the next day? Sige nga, uulitin ko mga kaibigan, ang krimen, hindi nangyayari ng isang tao. It takes a village po, magkakakampi yan. Ha? Kaya yung final naming kaso sa Hague po, hindi lang naman si Duterte. Ha? Isama mo na yung ilang pulis dyan. Si Guevara, si Gordon, si Bato, si Bongo, lahat po yan. Yung final namin sa State Department sa US, nung final namin yung Magnitsky Act, binigay po namin mahabang listahan ng lahat ng lumapastangan kay Leyla de Lima. Ang punto ko rito mga kaibigan, kung babaguhin natin yung sistema, lahat po na nakikita nyo sa picture na yan, lahat, alisin mo lang si Ontiveros at si Pimentel, lahat po yan salbahe. Lahat po yan dapat tanggalin. Pero there's an opportunity lang po, a very unique opportunity pagdating sa kaso ni Kibuloy. Ipitin po natin yan. Ha? Huwag po natin pakawalan ito. Pag pinakawalan natin ito po, unti-unti tayong lalamunin ng mga trapong yan pagdating ng eleksyon. Yun lang po mga kaibigan. Sige, gusto rin namin malalaman kay Aling Marie, pinaka matapang sa amin dito, kung ano bang kanyang nakikita na common denominator na meron sa lahat nitong apat, gawin natin lima, pati si Bato na. Kapatid, paalam na ako, ha? Sige. Maraming salamat. Thank you. Patayo. Thank you, Brother Ago. Thank you. Morning, Koy. Si ito pa lang si... si Amy, kapwa senador, ay nagdududa sa ginagawa ng Senado na pag-imbestiga para daw matulungan ang batas, no? Sabi niya, no, nagdududa siya na nagsasagawa ng imbestigasyon ng committee ng Senado bilang tulong sa batas. Eh di usbaw talaga tong si Amy. Kaya naman pala maraming hindi nalulutas. Kaya naman pala ang batas natin ay ganyan. Ay dahil ayaw talaga nila makipagtulungan. Kaya pala maraming krimen na hindi nalulutas. Marami ang naghanap ng hustisya na hindi na ibibigay ng batas na ito. Ay sapagkat ito ang katwiran ni Amy Marcos. Siya daw ay nagdududa na nagsasagawa lang ng imbestigasyon ng komite ng Senado bilang tulong sa batas.
Ay, usbang pala talaga yan, ano. Eh, anong gagawin niya sa batas ng Pilipinas kung hindi maipagtulungan ng lahat? Eh, yung simpleng mamamayan niya, tumutulong eh. Para lang gumana ang batas. Para sunsunin ang mga nagkakasala. Eh, ito palang animal na to eh. Nagdududa sa mga kasamahan niya sa Senado. Eh, di malinaw na ngayon sa atin na talagang ang karamihan niya sa Senado ay konsentidor sa mga hudas at kriminal. Yun. No? Kaya lang, malas nila nagkaroon ng isang Rizon Tiberos na pursigidong mabigyan ng hustisya ang mga naapi. At sa panawagan sa taong bayan na nakikipagtulungan kay Senador Rizon Tiberos, may isa katutuparan. No? May isa katutuparan na ang hustisya ang hinahanap ng mga biktima. Sapagkat hindi naman tayo titigil, di ba? Hindi tayo titigil. At yung mga vlogger na yan, at tunay ng mga bayaran, hindi kami ang bayaran. Yung vlogger ni Kimoloy, yung vlogger ni Duterte, yung mga animal na yan, yan sila banat ba? Yan ang mga bayaran na nabuhay sa inyong mga tax, sa inyong mga ambag. Kundangan ba naman kayong mga usbaw? Pinakikinggan niyo yung mga hudas na yan, ay mga konsentidor yan sa mga tarantadong umupo sa gobyerno. No? Pera nyo, ibinabayad dyan. Kami, wala kaming bayad. Sarili namin perang kinakain namin sa pamilya. Sarili namin perang ginagamit namin. At nakakapag-vlog kami kahit wala kaming pera, mga gago kayo. Yun ang masasabi ko dyan, Attorney Toto. Ay, naku, nakakarumitong si, ano? Nakakarumitong si Amy Marcos. At pati yung mga nagbibintang na tayo bayaran. Oy, ang kapal ng mukha mo, no? Napapakain pa ako ng pamilya ko para makilamon ako dyan sa lintik na ninanakaw ng mga sinasamba nyo sa ambag ng taong bayan para dyan sa gobyerno, sa pondo. Kapal na mukha nyo magbintang na kami bayaran. Kapal! Palibasa kayong mga mangmang, wala kayong alam kundi bayad, mga mukha kayong pera. Mga usbaw kayo, mga animal kayo. O yan, lamunin nyo yung sinabi ko ha. Kayong mga DDS pulaw. At ang ginagawa pa, no? Ipinabanat nila, yan, bababa na raw si Marcos. Eh, anong pakialam namin kung bumaba si Marcos? Wala kami dito tinititigan, wala kami tinitingnan, wala kami pakialam. Pare-pareho yung mga nasa gobyerno na mga hayo, no? Mga bakag samantala, kayo, mga usbaw kayo, ginugutom na kayo ng mga sinasamban nyo, palakpak pa kayo at kami na nagsasabi ng katotohanan. Kami pa yung pagbibintangan nyo na nakikinabang nyo sa pondo ng bayan na ibinabayad sa amin. Kapal nyo, ang lalaki ng naiaambag namin dyan. Dahil kami, ilan ang mga nasa abroad namin na nag-aambag. Kago pala kayo eh. Mga tanga kayo. No? Ha? Yun, attorney. Oo, Narinig mo yun. Bayad bay? Narinig mo yun? Bayad bay? Oo, si Banat bay. Bayad? Kung nagbayaran kami, sana hindi na namin tinitira si BBM. Siyempre si BBM, si asawa ni Lisa. Oh, si tinitira. Pakailang natin si dyan kay Marcos. Pareho lang yung mga yan. Ako! Ade, ang common denominator, puro mga bubo. Pero ako naman, ang tingin ko nito, ganito. Ayaw ko kung paano kayo, sangayon kayo. Malalim ang kwento sa kung bakit sila'y tumatayo at sinasalba nila si Kimoloy sapagkat ganito yan. Ewan ko, Sir, sa kanya Roy, tama ba ako at matagal ko nang iniisip yan na yung pera na confidential fund ni Duterte 4 billion times 6, 24 billion. Ang malaking pundo dyan ay binigay para sa binibigay na premium sa mga pulis na pumatay. Ang iba dyan, pinatago kay Kibuloy para makalusot sa AMLAC. Same tayo, attorney, same. So, ibig sabihin, kung sakayon kayo dyan, yun ang analysis ko, kaya siya ang tinalaga ni Kibuloy na administrator ng lahat ng kayamanan ni Kibuloy sapagkat ang lahat ng kayamanan ni Kibuloy ay pinalihis lang kunwari kayamanan ng QGC pero nanggaling kay Duterte. Pasok. At yung mga senador na yan ang tutulungan ni Duterte sa sunod na eleksyon.
So, eh, nakikita ko na common denominator sa kanila. Well, well, may mga nagsabi na rin ito na mga ganun din mga ibang mga subscribers ko. At nais ko lang pala sabihin, hindi pala yun na live ni Banat Bay tsaka ni Kibuloy, kundi host na sa Hokkaido sila. So, iyan lang aking masasabi dito muna. Ako, attorney, masingit ko lang yung Hokkaido. Hindi na ako nagugulat yan kasi si Banat Bay, pabalik-balik na dito eh. Paano? Kita mo, nung isang araw lang, pagdaan, hindi ko siya, ano, dumaan lang sa FB ko. Wala na, ano, parang 6 hours ago, pero ang views niya, 5K lang. Na kung dati, pagpasok na pagpasok niya, 100K na kagad. Kumbaga, bumaba na talaga yung ano niya, algorithm, yung kinikita na wala, balik bugaw na naman siya. Balik ano naman siya kasi dinadala na naman yung mga babae niya dito. Ano ba? Dinadala na naman yung mga ano dito. Tapos ang alam ko dyan kay Banat Bay, nagre-recruit, gumagawa ng mga vloggers, small vloggers, Japanese, ano, Pinoy sa Japan na vloggers, mga Bisaya din, mga ano, gumagawa sila ng community na pagdating ng election, daga, yan yung mga yan ang mga totoong bayaran. Kami, hindi kami bayaran dito. At dahil nga nasabi ni nanay, tinitira namin si Marcos, si Duterte, di lang namin sila tinitira. hindi kami anti-government, bantay-government kami. Ang ibig sabihin, nagkakataon lang na ngayon, rat-rat ang nangyayari kay Sara kasi nga siya ang puro maling may ginagawa. Si kung may tama siyang ginagawa, pupurihin din naman namin eh. Ilalabas din naman namin eh. Eh, anong nangyayari? Lahat talaga ng kamera sa kanya nakatutok. Si BBM naman, maayos naman. Kumikiling, umaanod sa China. Kumbaga, may ginagawang kilos. So, paano mo sisitay? Di sisitay mo yung hindi kumikilos. At yung sinasabi ni Sara na ano lang to, assassination plot sa personality, assassination sa kanya, dahil mag-election, hindi ka po namin sinisiraan. Ang totoo niyan, gusto ka nga namin kumilos. Kasi nakikita namin, walang kinikilos ang opisina mo. Pati si Rapi Tulpo, meron ka beneficiary na naman. Dati, ghost employees lang sa Davao. Ngayon, beneficiary naman ng DepEd ang inano niyo, porque wala yung confidential fund. Diba? Yun ang sinisita namin sa'yo. Hindi ka namin tinitira. Sadya lang lumalabas, sumisingaw yung mga baho mo. Pero hindi namin intentional na sirain ka o tirain ka. Gumawa ka ng kaputihan, ipopromote namin. Ganun lang kasimple yun. Okay. So, hindi matatapos, hindi mabubuo ang litrato pag nag-usap tayo tungkol kay Kibuloy kung hindi isama si Sara. Ngayon, si Sara, siyempre, inalsa din ni Kibuloy ang kamay ni Sara kasama sa kabila si Jinggoy. So, si Jinggoy hindi nagsasalita. So anyway, marami sila, mga si Tolpo, hindi rin sasalita. Pero dinecline niya yung inalok siya papirma. Kanyang kinatwiran, ay inirespeto ko, ako committee chairman din. Ayaw ko mangyari sa akin na mayroong kasama kong senador na kumukunta sa akin. So ngayon, having said that, ito naman si Sara. Siyempre, malaking tulong dito ibibigay ni Kibuloy sa kanya. So, hindi siya nagsasalita tungkol kay Kibuloy. At para makaiwas siya, ang ginagawa niya, nagpalabas siya, kunwari, may naninira sa kanya sa politika, may political assassination sa kanya. Sinabi niya na para na lang dahil tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. So, kung mapansin mo, hindi siya nagbagi tungkol kay Kibuloy. So, advice ng kanyang PR manager yan na si Malutikya, kasi napakainit na topic si Kibuloy, kaya hindi siya nagsalita. So, inunahan siya ngayon kaysa gagamitin laban sa kanya, nagsalita na ngayon siya, naggumawa siya ng sariling isyo, diversionary tactic ang tawag dyan. So, ngayon, ang ginawa niya, palpak lang. Sabi niya, ay, nasa silid daw siya, lahat na paninira lang. Ang tanong ko sa kanya, paninira ba yung tatanungin ka ng bayan? Saan mo dinala yung 125 billion na inubos-bos na loob labang ng 11 araw, o di kaya kada araw ang 125 million inubos na kada araw, binubulsa mo 11.3 million pesos? Pamulitika ba yan? Political assassination ba yan? Hanggang ngayon di mo sinasagot? Pamulitika ba yan yung 2.6 billion pesos na kinuha mo bilang confidential fund sa Office of the Mayor ng Davao City noong panahon ikaw ang mayor? Pamulitika ba yan? Hindi pa nga napaliwanag kung nasaan napunta.
pamulitika ba yan? Yung sinasabi na 51 billion na napunta kay Pulong Duterte nung sa ikongresman nung nakaraang Congress. At yet, hanggang ngayon ay wala siyang paliwanag, kundi nagagalit naman siya. Hindi pa nga na paliwanag. Pamumulitika ba yan? Yung sinasabi kay tatay mo na confidential funds na hindi bumababa sa 4 na billion kada taon, times 6, 24 billion, hindi niya pa napaliwanag. Pamumulitika ba yan? Ang mga bagay na akusasyon, dalawang bagay. May paninira na hindi nakapundasyon sa katotohanan. O nakakasira talaga dahil katotohanan. Those who are afraid of the truth are really the guys or the girls who are really the sinners. So dito, yan ang sagot namin. Sa ginagawa mo lang ito, gumagawa ka ng issue na wala naman, wala akong nakita, ano, for all you know, wala akong nakita vlogger na tumira sa kanya na ganun, na mayroon na sinisiraan siya. Maliban na sa pabaon-pabaon, hindi naman yun. So ibig sabihin, ploy nila to para hindi hindi maapektahan ang kanyang pagkakandidato, pagka-presidente sa 2028. Kunwari, nilalayo na sa nili niya kay Kibuloy. But then, it is this that will happen. Everything now in the political spectrum in the Philippines, kahit kay Marcos, kahit tayo na hindi tayo kasama sa kanila, kahit sa political spectrum ng mga Duterte, kung sino pa kasama na dyan, umiikot-ikot lahat ngayon sa kamay ni Kibuloy. Sino ba siya? Bakit pinapaikot tayo? So ngayon, kung mabasa mo ang contents, ang laman ng indictment ng grand jury ng California, nabasa ko, ang dates o panahon na pangyayari ng mga paghahalay ni Kibuloy ay sending panahon na presidente na pumapatay naman si Duterte sa Davao bilang ngayon. Hanggang 2018 yung ginawa ni Kibuloy. So hanggang 2018 din, si Duterte ay pumapatay. Si Kibuloy naman humahalay. So yan, nababasa ko mismo sa dahil na-open na, na-unsealed na, nakakuha ako ng copy. Kaya kompletong akusasyon ng indictment ng grand jury ng California ang nabasa ko. So with that, siguro may parting words at siguro tayo about isa. Attorney, dagdagan ko lang, yung sinasabi mo pamumulitika to kasi yung mindset niya nasa nakatuon na sa politics, nakatuon na sa 2028. Ang totoo yan, siya ang namumulitika. Kaya lahat ang nasa paligid niya, tingin niya, politics na. Tayo nga, hindi pa tayo, wala pa tayo dun sa pag-iisip na sa era na politika na. Kasi wala pa nga tayong oposisyon na tatakbong presidente. Siya ang utak niya, nakatood dun. Kaya ang bawat galaw ng kahit sino, tingin niya, pamumulitika. Siya ang may mali dyan, hindi tayo. Siya ang tamang inala. Siya ang paranoid. Tama. So si Roy, Japan Tours, papaalam na tayo. Isang oras may gito tayo. Papaalam na tayo. No? Pero bago ako magpaalam, okay, bibigyan ko lang ulit ng paalala, no, sa susunod na eleksyon dito sa midterm, ano. So mamili po tayo ng tama at saka yung makabayan, hindi yung makasariling mga iboboto natin. Ito kasi nakikita natin sa Senado, lahat po yan makasarili, lahat po yan sariling interest. Hindi po yan ang interest ninyo, wala po kayong diyan, talo po tayo pag ganyan, ano. Isipin niyo ang pinag-uusapan sa Senado, sabi nga Sir Ago, itong sex violence, ano. Pero kinakampihan nila, no. So kumbaga, sukdulan ito. Hindi na pag nanakaw yung pinag-uusapan, hindi lang pera, eh. Kumbaga, dangal ng tao, dangal ng mga kababaihan na pinag-uusapan, pero kinakampihan pa rin nila. Ibig sabihin, sukdulan na talaga to na dapat mag-isip na ang tao. Ano? Kasi kung buboto tayo ng mga ganito na gumagalaw dahil sa pera, dahil sa pakisama, dahil sa mga kaibigan o kaanak, wala akong patutunguhan ng bansa natin. So, pag-isipan nyo hong maigi. Kung gusto nyo talagang may pagbabago sa Pilipinas, dapat
eh kayo magbago. Magbago kayo ng you know, way ng pagpili ng pagboto. Si boto niyo po si Senator Toto Kausing at magdudulot po 'yan ng kagandahan at kaayusan sa Pilipinas. Si Senator Toto Kausing. Sigurado po 'yan. Yan, di ba? At idagin niyo rin ng bunyog party list. Yan, oo. Tama, tama. Pero magbago yung mga mukha niyan eh. Alimari. Yan po, si Attorney Toto Kausing, ang ating magiging senador na tagapayo at magdudulot ng magagandang pananaw para sa taong bayan. Okay, ang advice ko lang, ano, kayong mga nabubulagan na sumasamba kay Kibuloy at kay Duterte, tantanan nyo kami dahil hindi kami mga alagad ni Kuting. No? Pare-pareho lang yung mga amo ninyo. Naglalaban-laban lang kayo ngayon at kami ang pinagbibintangan nyo na alagad ni Kuting. Kapal na mga mukha nyo. Wala kaming politiko na nagwawalang hiya sa bayan. Kami ang mga vlogger na tutulig sa lahat ng katarantaduhan. Wala man kaming pera, wala man kami sa posisyon. Putang ina, lalaban kami para sa inyo. Mga gunggong, mga mangmang, walang naiintindihan. Ang alam nyo lang, kung sino ang kalaban nyo, doon nyo ikinakabit ang mga tao na nakikipaglaban para sa tama. Para sabihin ko sa inyo, no? Kung kayo rin lang naman ay mag-aaksaya ng boto, tingnan nyo mabuti yung mga kaapu-apuhan nyo. Tingnan nyo yung mga anak ninyo. Kung ang iboboto nyo ay magdudulot na magandang kinabukasan, magandang buhay sa bansang kalalakihan ng inyong mga po, kasi matutunaw na kayo. Hindi nyo na may pagtatanggol ang inyong mga kaapu-apuhan sa mga inuupo nyong demonyo sa gobyerno. No? Kaya matuto kayo, huwag kayong ang patunayan sa amin na mga mangmang kayo na wala kayong magawa, wala kayong maibato sa amin, kundi bayaran, kundi tao ni Kuting. Wala kaming pakialam kung sino yung Kuting na tinutukoy ninyo. No? Kay Marcos wala kaming pakialam, kay Lisa wala kaming pakialam, mas lalong wala kaming pakialam kay Duterte, kay Kibuloy. Ang pakialam naman namin dito, ha? Kayo ay man nagdudulot ng kahayupan sa bansa. Kami yung lalaban. Ano ba na maging posisyon nila sa bansang ito? Nandito kami at patuloy na lalaban para sa kapwa namin Pilipino at para sa bansang Pilipinas, hindi para sa inyo mga gago at tanga. No? Patandaan nyo yung sinabi ko. Wala kaming pera, wala kami sa posisyon, pero bakit kami nakakasigaw? Sa buong mundo, naririnig ang boses namin. Sapagkat nasa tama kami, ipinaglalaban namin ang tama at nilalabanan namin ang mga kriminal, pati na ang mga hayop na nasa gobyerno na walang ginawa, kundi gutomin ang mga Pilipino, nakawin ang pondo, patayin ang matitino, patayin ang mga walang sala, ikinukulong ang mga walang sala. Yan ang aming ipinaglalaban. Yan ang aming nilalabanan. Mga usbaw kayo. Salamat mga kapatid. Magandang gabi sa lahat. Mga okay kababayan, isa lang masasabi ko rito. Kung sino ang mga tao magsalita ay matapang, yan ay hindi binabayaran. Kasi kung babayaran, natatakot ka magsalita. Ganun lang kasimple. Ah, okay. So ngayon, ikukunin natin ang parting words ni Zerks, si Roel Cruz, Zerks Adventures. Thank you, Attorney Wise Up Adventures. So kami po, hindi kami bayaran dito. Napatunayan na to ng followers namin kasi kung bayaran kami, kahit yung followers, kaya namin bilhin, kaya namin patasin, kaya namin yung views, kaya namin bayaran. Doon namin ililiquidate yung pera. Kami, kita nyo, iila kahit dalawa, sampu lang nanonood. Kami po ang boses ng katotohanan at ng katwiran. Sa gitna na nag-uumpugang patong mga mapang-abuso, isang kurap at isang walang hiya, kami po yung tinig ng katotohanan. Kami yung naglalabas ng pinakakatas ng katotohanan sa nangyayari sa labanan ni Duterte at ni Marcos. Paano kami babayaran? Eh wala nga.
kami nga nag-aano ng donation para sa Angat Buhay, di ba? Walang fund ang oposisyon. Ang tagal na, 6 na taon hinawakan ni Duterte ang ano, walang perang oposisyon. Sino magbabayad sa amin? Di ba? Walang nagbabayad sa mga opposition vlogger. Andito kami bilang truth vlogger. Nagsasalita kami para sa katotohanan na hindi kami kailangan bayaran. At isa pa, yung gusto ko sabihin, nawala ako kanina, guys, eto lang po. Huwag tayo makinig na haharap sila sa husgado ng Pilipinas at di sila harap sa ICC o sa ibang ano. Kita nyo naman, si Kibuloy andyan na sa Pinas, andyan na sa ano, pero hindi pa rin nila mapatawag sa Senado. Ganun ka yung balance ng justice system sa atin, wala na po. Tapos makikinig tayo sa kanila, eh si sila ERAP na napatawag sa Senado, si Kibuloy hindi mapatawag. Huwag tayong makinig sa kanila. Kung kailangan ng ICC pumasok, papasukin po natin para mabalik natin yung balance eh, na somehow magkaroon ng katuwiran at ano at rason ang mga taong naagrabyado at mga kababayan natin kinakawawa at inabuso. Yun lang muna. Wise up, Adventurers. Wise up. Okay. So maraming salamat, Adventurers. Ngayon, ganito, masasabi ko lang, nais ko lang ipunto ganito ha. Marami kasi nagsasabi rito bakit hindi i-impeach. Okay. Ito lang po ang mabibigay kong aral sa pagdating sa batas patungkol sa pagtatanggal ng mga senador. Ang mga senador po ay hindi maring tanggalin sa tinatawag na impeachment. Limitado lamang po ang paraan ng impeachment sa pagtatanggal sa mga ganito, presidente, vice-presidente, ang chairman at saka members ng lahat ng commission. Commission on Election, Commission on Audit, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service. Tapos, yung iba naman, yung mga senador, isa lamang ang paraan para matanggal. Ano yun? Yung tinatawag na kung mag-violate sila sa Section 16, Article 6 ng Constitution na sasabi, those who have committed disorderly behavior in the Senate or in the House of Representatives, kagaya kay Arne Tebes, hindi siya pumasok. So nagiging disorderly ka na kahit tinanggal siya. Ang tanong, yung ginawa ba ni Rubin Padilla at pagpirma ng apat pag-iba, pwede ba natin sabihin na ito'y disorderly conduct? Ang sagot ko ay oo. Anong paliwanag? Bakit? Ganito yan. Pag sinabi mo disorderly behavior, mayroong isang mga bagay na dapat organisado at nasira, naging disorder. At ang pag-antala ng investigasyon dahil hinarang nila yung pagka-aristo kay Kibuloy para ma-imbestigahan naman si Kibuloy sa loob ng Senado ay hindi mangyayari. Kaya pwede rin natin tawagin obstruction of justice. So, ang lahat ng mga impormasyon na makukuha ay pwede rin ibigay sa Department of Justice para kasuhan ng sex trafficking o ano pagkaso isasampa laban kay Kibuloy. Attorney, so, yung ano, accessory to the crime. Pwede isampa kay ano yan kasi nagiging kasangkapa na siya eh. Si kay Robin. Pwede mong ang accessory after the fact pero mas maganda yung direct mismo obstruction of justice. Obstruction of justice. So, kasi ginugulo niya, no? Ginugulo niya. At para matanggal yung panggugulo niya, nagiging disorderly ang conduct niya. Biro mo ha, ito, very plain and simple. Nakikita ang lahat ng tao na walang dahilan para sabihin na magdududa ka sa nasa ginawa na investigasyon o hearing o pagdidig ni Rizal Ontiveros at sa ginawa niya na pagdesisyon na may contempt na makontempt si Kibuloy at aristuhin sapagkat sinunod naman ni Risa Ontiveros ang nakalagay sa batas ng Senate. So kung sinunod niya, walang rason itong apat na magsasabi na kontrahin nila. Kasi ilimitado lamang ang pagkontra sa anong dahilan. Kapag lumalabas na si ang ginagawa ng investigasyon ay hindi naman orderly, may magulo at nakapundasyon sa kasinungalingan. Eh, sino ba naman magsasabi na nagsisinungaling si alias Amanda? Sino ba naman makapagsasabi na nagsinungaling si alias Iuna? Sino makapagsasabi na nagsisinungaling si alias Sofia, si alias Nina, si alias Rene, na saka yung si Renita, na kung saan ay nagiging membro sa ng QGC na siya ay domestic helper doon sa Singapore
Nung una, nang pumasok siya, 10% lamang ang binibigay na ikapo. Nung doon na siya napasok, nirequire siya na 90% na kanyang swildo ibibigay sa KOGC. Kasi kung hindi niya bibigay, eternal damnation will be unto her. Meron pong ganun. So, yun ang aking masasabi na talagang ang ginawa ng apat na senador ay that is what I can call as two things. Obstruction of justice and disorderly behavior. Kaya ang assurance natin sa mula sa ating grupo, gagawa po ako ng complaint, ethics complaint na tawag doon. Ang objective ng ethics complaint laban kay Rubin, laban kay Amy, kay Cynthia Villar at kay Bunggo, ang objective ay tanggalin sila sa Senado dahil disorderly ang ginawa. Naginulo nilang investigasyon. Ganun na kasimple. So mga... Sige, may sasabihin pa si Sirx. Last lang, guys. Kasi ginugulo ako ng anak ko kanina. Guys, bago po matapos tong live natin, gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na bago tayo matulog, sana po isipin natin na ilang babae ang kinulong sa kwarto, umiiyak, huwag nyo akong gahasain, huwag nyo po akong abusuhin. Ilang babae pong pinakasaraan nila, pinagpapalit-palitan, rineregalo pa ho ni Kibuloy. Yun ang sabi ng star witness si Ma'am Arlene, rineregalo pag nakulso na dahan, bibigay kay Duterte o bibigay kay ano, yun po ang naging sistema. Ilang babae po, at hindi lang po, may mga bata, may mga minor de edad, may rasyon pa na pipe na ginahasa din po. Ito po yung tinatanggalan natin ng karapatan ng justice. Sana po isipin natin to. Sana, kung nabibili kayo, sana yung puso nyo man lang. Bago kayo matulog, ilang kababayan, ilang babayang nabuso, at ilang pang kababayan o baka anak o kapwa-puhan nyo, may pera kayo ngayon, bukas ninyo sigurado kung may pera pa kayo. Paano kung yung anak nyo na ang nasa isang kwarto ulit at gagasahin nila, pagpapasasaan nila yung katawan dahil hindi natin pinayagang makulong ang isang demonyong tulad nito. Yun lang po. So, idudugtong ko na lang sa sinabi ni Wake Up Adventures, ganito. Tama ka, sir. Nabasa ko po, nabasa ko yung indictment ng grand jury. Ito yung mga detalye, ha? 15 years old, dinala doon sa Amerika at ginagawang, nakaschedule bawat isa. Ikaw ngayon schedule kay Kibuloy, magna-night duty. At pagkatapos, kung magalit si Kibuloy, at hindi sa kanya. Hoy, KH, mas kupal ka. So, pag magagalit siya, may parusa na binibigyan ng gawad sa mga bata. Tapos, kung para sa source of income nila, yung mga isa sa mga bata na yung ginagamit niya, binibenta niya for commercial sex. Ganun ang nakalagay sa indictment na hindi natin alam. Isa yan sa nakalagay sa indictment ng grand jury ng California. Tapos, yung may style pa sila na marriage, ginagamit nila yung opportunity doon sa magpapakasal sa mga miyembro nila para makapag yung halimbawa may dinala na si Kibuloy doon at may mga miyembro sila na American citizen, ipapakasal doon. Ganun ang ginagawa niya. So lahat po, ang iba naman mga babae na hindi niya nagagamit sa sex ay talagang nire-require mag-iikot at magsusolicit. Tama, si Tatang. So, isa sa kaso ng grand jury, yung paghingi ng abuloy, which is called as tinatagal labor slavery. So, marami siya, may trafficking siya. Pagkatapos, yung binilang ko, yung mga pera na pinag-remit sa Pilipinas, galing sa Amerika, umabot na mga almost $300,000 US dollars. Doon kinasuhan din siya na bawat magpadala, kinasuhan siya ng grand jury. So kasama pa sa kaso ng grand jury sa kanya ay yung hindi pagre-report sa kanilang IRS, so Internal Revenue Service, sa mga lahat ng mga transaction sa mga pera. So ibig sabihin, matindi po. It's now high time. Sa totoo lang, natapusin na ito si Kibuloy para malaking pagbabago ang mailalagay sa Pilipinas. At hinihingi ko, lalabas na sana ang warrant of arrest ng ICC para sabay-sabay na sila mawala sa Pilipinas. Kaya
Ay mga kayo nakikinig, magbunye pa tayo, magdasal tayo na tanggalin na si Kimberly, si Duterte at lahat sila. Yun lang ang aming pakiusap. Tulungan nyo kami sa 2025 na mawala na itong lahat ng mga demonyo sa politika natin. Okay? Magandang gabi sa lahat. Bye-bye! Kuloy. Kuloy na si Kuloy at si Duterte. Hi guys. Ikulong! Si Duterte at si Kibuloy. Ang pera ni Kibuloy kay Duterte yun eh. Iyan ang katotohanan eh. Pa-share po ng video. Bye-bye. Tagapagmana na ngayon ni Kibulok si Duterte ng kanyang kingdom. Takapaw! Ay, ang demonyo sa demonyo ay talagang magkabagay. Oo. Kaso dami nilang alipori sa demonyo eh. Nasa gobyerno. Diba? Kaya dapat lahat yan. Yung munang pinakang demonyo ang dapat mawala dyan. No? Oo. Okay. Thank you so much po, mga kapatid. Hindi ako makapag-live ng diretso kasi nga, balat pa ako. Ako hindi ako makapag-live. Ban yung FB natin, kaya nasa YouTube ako, guys. Makikishare na lang po nito. Okay.